pag-asa. Mateo 13:18. Kung namumunga ang binhi sa atin, at hindi naman sa iba, hindi ito dahil mas matalino ang ilan kaysa iba, o kaya'y mas may debosyon ang ilan kaysa iba. Tumutubo ang binhi kung saan may pag-asa at sa mga taong walang pag-asa. Isang taong may pag-asa ang buong buhay na makapagsisika para sa isang dakilang hiin. Kaya niyang pakipagsapalaran ang lahat at walang pagod na magtatrabaho para marating ang hindi pa nakikita. Basahin ng Hebreo 11:1. Tao rin ng pananampalataya ang tao ng pag-asa, at marunong siyang umibig ayon sa pagmamahal ng Diyos. Mga taong o nawawalan ng pag-asa ang tatlong klase ng tao na tinutukoy sa talinghaga na mga hasik at tatlong uri ng binhi na nahasik sa magkakaibang lugar. Mga tao o nawawala ng pag-asa ang tatlong klase ng tao na hindi mabubuting lupa para sa salita ng Diyos. Ang binhi ay ang salita ng Diyos na inahasik sa bawat puso ng tao. Ang mga nasa tabi ng daan ay mga hindi interesado sa salitang kanilang tinanggap dahil siguro wala silang nakikita kundi sarili nilang interes. Mga makasarili, mga sakim, mga makikitid ang pananaw, o kaya'y ibang direksyon sa buhay ang kanilang tinatahak. Makikita naman natin ang kasunod nito, ang mga walang lakas na humarap sa kontradiksyon at madaling nasisiraan ng loob at naduduwag. Sila ang mga madaling nalalanta. Ngunit ang pag-asa ay nangangahulugan ng pagiging matatag sa kabila ng mga hadlang. Kung inilagay tayo ng Diyos sa isang landas, tiyak na may patutunguhan ng landas na ito, gaano man kalaki ang mga hadlang. Tiyaga at tapang ang pag-asa. At kasunod naman ang mga nahasik sa dawagan. Naniniwala ang mga ito pero parang hindi sila nasisiyahan sa mga bungang naani sa mahirap na daan. Gusto nilang iligtas ang kanilang buhay at kapwa, paglingkuran ang Diyos at ang pera. Gaano man karaming mabuting bata at kabataang nag-aaral sa mga paaralang Katoliko o hinubog sa mga parokya ang buong buhay na mananatili sa iglesia, pero hindi naman namumunga para sa kaharian ng Diyos. Nakagapos sila sa paghahanap ng material na tagumpay at sa kanila'y walang saysay na pagnanais lamang ang pag-asa sa kaharian ng Diyos. Sa talinghaga ito na mga damo, sinasagot ni Jesus ang mga naiiskandalo sa pagkakita sa kasamaang umiiral sa lahat ng tao. Magkakasama ang mabubuti at ang mga masama hanggang sa katapusan ng mundo. Magkakasama ang mabuti at ang masama sa mga tao at sa mga institusyon. Iginagalang ng Diyos sa mga tao, alam niya na kadalas ay mas malakas ang tukso kaysa mabubuti nilang intensyon. At alam din niya na kailangan nila ng panahon para mapili at mapanindigan ng mabuti. Hindi naiinip ang Diyos. Matyaga ang Diyos. Maamo ang Diyos. Mahabagin ang Diyos. Pilit niya tayong inuunawa at hinihintay na magbago. Napakabuti ng ating Diyos. Matatamo lamang sa wakas ng panahon ang pagkakasundo ng napakaraming magkakasalungat na grupo, puwersa at kalakarang pangkultura na nasa mundo. Samantalang hindi natin dapat tatakan ang alinman sa mga ito bilang
mabuti o masama. Ipinaliwanag mismo ni Jesus ang talinghagang ito. Mateo 13:1, Marcos 4:1, Lucas 8:4, Jes 23:13-26. Maihasik nawa sa ating mga puso ang binhi at mapagbunga natin.